Donna Basyang, dito po ba kayo magkukwento ngayon? Ay, hindi ho. Dinadalaw ko lang ang anak kong si Efren. Lola Basyang, magkwento naman po kayo ngayon, please. Naku, mga bata. Tingnan natin, ha? Kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito, eh. At saka hindi ko rin alam kung hanggang anong oras ako. Kaya titingnan natin, ha? Oy, Pitik! Diyan ka lang, ha? Hindi pwedeng aso sa loob. Miss, excuse me po. San po rito yung room ng grade 1, Honesty? Honesty, dito po sa kabilang room. Salamat po. Okay. 2 plus 1. Bakit? Morning po. Okay, class. May bisita tayo ngayong umaga. Nandito si Mrs. Reyes. Anong dapat sabihin natin sa kanya? Good morning, Mrs. Reyes! Good morning! Okay po, ma'am. Maupo na po kayo. Salamat po. For my show and tell today, I'd like to present my mother, Hervasha Zamora Reyes. Ang mami ko ay apo ni Lola Basyang. Lola Basyang! Ako nga, I mean, Lola ko nga, si Lola Basyang. Lola Basyang, magkwento naman po kayo. Magkwento? Mami, galit po ba kayo? Hindi! Bakit naman ako makagalit? Nabigla lang ako. Sana napaghandaan ko. Hindi ko naman po kasi alam na papakwentuhin kayo ng mga classmates ko eh. Di ba po sabi ko sa'yo kanina, isasama kita sa show and tell ko? Opo, hindi po ako galit. Maghahanap lang tayo ng magandang kwento para sa kanila. Hmm. Pero alam mo anak, nung sinagpaalam ka pala sa akin na sana si Pitik ang dadalhin mo para sa show and tell, sana pumayag na ako. Ay mami, yung mabuti pa, yung kwento na lang nung mga ano, mga bulag. Oo nga, no? Diba? Yung paborito mo. Opo. O, sige, sige. Dali, hanapin natin. Good morning, students. Good morning, Lola Basyang! Hindi po ako si Lola Basyang. Apo ako ni Lola Basyang. Ako po si Tita Hervey. At ang aking mga daladalang kwento ay nanggaling pa sa aking Lola Basyang. Alam niyo ba, isa sa pinakapaboritong kwento ng aking anak na si Efren na madalas niyang ipakwento sa akin bago siya matulog ay ang tungkol sa kwento ng walong bulag. Walong bulag! O makinig na ha! Sa may pandakan, noong unang panahon, may dalawang magkaibigan. Sina Kapitan Kimo at Kabesang Lucio. Panata na ni Kapitan Kimo na tuwing araw ng pista ng kanilang patrong si Santo Niño, nagdaraos siya ng isang malaking piging. Hindi lang para sa mga kaibigan niya, kundi para na rin sa mga pulubi sa kanilang lugar. Sa nasabing piging, mahigit ng 200 lagi ang nagsisidalong mga pulubi. At sa mga ito, ang karamihan ay mga bulag. Kung kaya't nakaisip din si Kabesang Lucio na tumulong din sa mga tinutulungang pulubi ng kanyang kaibigang si Kapitan Kimo. Mga kaibigan, mga mahal na panauhin, sandaling pananahimik ang samo ko sa inyong lahat. Ipinakikilala ko ang aking matalik na kaibigan, isa sa pinakamayaman sa kanyang lugar at sa Tayabas. Hindi naman, Kapitan Kimo. Sayang! Sayang at ang iba sa inyo ay hindi nakakakita kung gaano kabata ang aking kaibigan. Ipinakikilala ko si Ginoong Lucio Dasmariñas. Salamat. Maraming salamat. Binibiro lang kayo ng kaibigan ko si Kapitan Chimo. Ang totoo niyan eh, medyo may edad na ako. Pero nais kong tulungan ng ilan sa inyo. May magpapakain na raw sa atin. Talaga? Saan?
Eh, nagsasalita sa harap. Ibig kong dalhin ang ilan sa inyo sa aking bayan. Ang ibig kong sabihin ay yung mga bulag na wala nang mauwian. Yung wala nang pamilya. Sila ay ampunin ko. Bibigyan ng bahay, ititira sa isang bahay at pakakainin. Hindi nyo naitatanong ay ako'y may malaking bahay pero wala nang nakatira maliban sa aking katiwala na si Pilay. Mga bulag na wala na raw pamilya? Narinig ko, bulag ako, hindi ako bingi. May pamilya ka rin ba? Ako? Hindi ko alam, hindi ko pa nakikita. Ang lahat na wala ng pamilya o yung mga walang mauwian na pwede bang itaas ang kamay? Sila ang dadaling ko sa bayan ko sa Tayabas. Pakitaas lang ang mga kamay. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo ang bulag na sasama, kaibigan. Maraming salamat po. Nabusog po ako dito. Sana kayo din. Tuloy. Tuloy, mga kaibigan. Tuloy kayo. Nasa loob na po ba tayo ng bahay? Ayo nga pala, hindi nga pala kayo makakita. Dispensa. Ito ang magiging bahay nyo. Pilay! Pilay! Ay, saka pala. Kasi ano ko sila? Sila ang makakasama nyo rito. Ha? Si Pilay! Ay, kamusta po? Kamusta po? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Pasensya ka na, Pilay, ha? Kumusta ka ito? Magmula ngayon, ito ang magiging bahay nyo. Araw-araw, may magdadala dito ng pagkain para sa inyo. Wala na kayong magiging problema. Salamat! Salamat po! Salamat, Pilay! 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 Huwag mo naman lakasan! May tigsa ako dyan! Kung nakikita lang kita, sinapak kita eh. Doon. Alam nyo na yung puntahan nyo yung mga puno nyo, ha? Sigurado ko bang ito yung puno ko, Pilay? Parang tumaba. Yan nga yan, bulag. Di ka naman pwede yung laruan. Ah, pitas ko kami ng ano? Yung malauhog! Anong malauhog? Paano namin malalaman sa mga nyug na to? Isa? Isang buko na yun? Dalawa? Tatlo? Apat? Lima? Anim? Tumbo ko na. Oh, dalawa na lang! Walo! Siyam! Siyam na buko na! Pwede na yan! Aray, sumasakit yung pa ako siguro sa lamig to. Ang mabuti pa, bukas. Kami na lang ang pupunta sa Maynugan. Oo, tama. Dutal, kabisado na namin yan. Araw-araw ko rin pupunta ron eh. Pero hindi kayo pwedeng lumabas bukas kasi lakas ng bagyo. Kita nyo ba? Malay natin. Mamaya lang, titila na rin ito. Oo nga. Tsaka bukas gusto nyo kumain na walang yog. Alam nyo mga kasama, may kikwento ako sa inyo. Alam nyo ba, nanaginip ako kagabi. Oh. Talaga? Mm. Ano? Eh ano naman ang paraginipan mo? Eh,
Hindi ko makita, madilim eh. Tara na nga yan! Puro ka biro dyan, mamay. Biroin kita dyan. Kunin ko yung pagkayo, makakita mo. Sige, subukan mo! Subukan mo! Subukan mo! Hoy, tama na kayo. Baka matapos pa yung pagkain natin. Mabuti pa, bilisan nyo kumain dahil lumalakas na bagyo. Maaga pa tayo gigising, magpahinga na tayo. Tama! Kusin nyo yung pagkain. Maaga pa tayong gigising, malakas ang bagyo. Aray! 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 Kabahin ko yan! Ano ba? Ito sa aliyo! Ito kainin mo! Pasensya na. Ingat ka lang ang matinik yan. Pasensya na, kala ko yung ulam ko eh. Hindi, saging niya, isda yan! Ha? Isda yan! Baka pinagliit sa saging! Sigurado ba kayong alam nyo na yung mga puno nyo? Oo! Alam na. O, pwede magsipunta na kayo sa mga kanya-kanya nyo mga puno. Tara. Asa na ba kayo? Nandiyan na ba kayo sa mga puno nyo? Nandito na kami! O ano pa iniintay nyo? Magsiakit na kayo! Isa. Dalawang buko. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Hoy! Dalawa pa! Kulang pa ng dalawa. Magpabagsak pa kayo ng dalawa. Wala na kami ipabagsak! Paano wala na babagsak? Bakit? Wala na! Bumagsak kami lahat sa puno! Ha? Aray ko! Itapal mo yan sa likod mo! Ako! Ako, tulungan mo! Dinadaan-daanan mo lang ako parang walang nakikita. Sakit ang tuhod ko, parang nabakliatan. Min, ikaw lang ba? Ako, pakiramdam ko, tatlong beses na balit ang tuhod ko. Ikaw talaga? Pero mo naman nalamang tatlo. Tatlong sagit, oh. Sa, dalawa, tatlo. Saan ba lalagay ang dahon? Kakainin ba ito? Lagi doon. Aray, kaya mabuti pa. Kailangan nyo talagang magpa-ospital? Eh, wala naman tayong pera. Kaya kailangan nyo magpunta sa bahay ni Kabesang Lucio? Pero napakalayo naman noon. May mga kapansanan niya kami. Wala na nga kami makita. Wala pa kami panlakad. Ano kayo pupunta doon? Ang mabuti pa. Si Pilay at si Bulag, ang papuntahin natin. Teka lang, bakit ako eh? Namamaga nga yung lalaki ng bako at saka ito parang balihin nga yung leeg ko. Ma, naku. Ako hindi ako pwede, malaki yung pa ako. Pambihira naman kayo, hindi naman kayo yung tinutukoy ko eh. Ang sinasabi ko, ang utusan natin ay si Bulag na hindi umakit ng puno. Aray. Oh, eh, hindi nga ako makakita, paano ko makikita ang daan ko? Hindi isama mo si Pilay. Tigas talaga ng ulo mo, hindi ka na kaitsindi. Pilay nga ako, sakit ka ng paa ko. Oh, tanawa to. Teka, ganito ang gawin natin. Si Bulag ang magsisilbing paa ni Pilay. Tapos si Pilay naman ang magsisilbing mata ni Bulag. Tama, ang galing mo. Yun! Ang husay mo talaga. Nasuka ako kasi yung sakit ng tohon ko. Ano yun? Kala ko may baka. Malayo pa ba? Nagkakatatlong liko pa lang tayo mula sa bahay natin. Oh, dito tayo. Hindi pwedeng paglakad ka na lang, may tukod ka naman. Pwede, pero maiwan kita. Magka mawala ka. Sige ka. Nangangalay na binti ko. GTS lang. Malapit na yan.
Lupit ng kabunegro yung natapakan mo! Oh, tingnan mo! Paano ko titingnan? Bulag nga ako. Oh nga pala! Lubid, hawakan mo! Lubid! Lubid? Lubid ng kabunegro, oh, ano? No? Eh, mabuti pa. Bitbitin mo na, baka magamit natin. Oh, tama! Sige! Halika na! Sige, kumanyan ka na konti para makasakay ako ng todo sa'yo. Oh, kilakad hakbang mo ha, merong sangad dyan oh. Ihakbang mo yung paa mo, baka tumama ka, madapa tayo. Dito tayo, dito tayo, banda kaliwa. Malayo pa ba? Ha? Ni konti na lang yan, konting tiis na lang. Dito, kanan mo ng konti, kanan mo ng konti, kanan ka. Sige, diretso lang. Hawakan mo! Talim na nga sarili na tapakan mo, talim! Talim lang ba? O, te! Nakita mo, te! Oh. Hindi ko nga makita, wala nga akong mata. O, hindi mo nga makita kasi talim nga nga sarili nakita mo! Eh, akala ko, eh, talim mo na lang. Baka sakaling magamit natin mamaya yan. Dabi ko nang dala-dalahan ah! Kaya mo yan. Sige! Sige, tuwad ka ng konti! Yan! Sige, diretso lang, wala ko mabalik tayo dyan! Hindi tayo pwede dyan! Ikanan mo ng konti! Ikanan mo! Doon tayo, diretso lang! Doon? O, doon! Hapon na. Ba, ngayon ka lang tumama, ha? Bakit nakakita ka na? Hindi. Kumakalan na kasi yung sikmura ko. Ibig sabihin, hapunan na. Hindi, malapit na tayo. Tiis-tiis na lang. Ah! Sus Marosip! Sus Marosip! Nakapatay ako! Nakapatay ako! Isa na akong kriminal! Isa na akong kriminal! Hala ka! Kriminal ka na! Ha? Damay ka kasi... Kasama kita nakaapak eh! Ha? Kailan mo napatayan? Ayan, ngayon lang. Ayan o, di yata't isang sanggol na kakinapakan. Kasi ganoon na lang kanyang paghinag, please. Sandali, napahawag. Hindi naman sanggol na natapakan mo, tambol! Tambol? Oo, tambol na! Oo, wakan mo! Oo! Oo nga! Buti na lang, akala ko kriminal na ako! Sandali lang! Parang dito na yung lugar na kung saan pwede tayo magpahinga? Malayo pa? Hindi, malapit na pero malayo pa! Paano nangyari yung malapit na pero malayo? Kasi may paka malapit sa'yo, sa akin malayo. Hindi ka naka-intindi. Saan ba yun? Dito yun o. Oh. Magpunta na tayo na may sakayan ako sa'yo. Saan? Yan. Dito, dito. Banda yun. Dito? Di dito. Ikanan mo lang ko. Nakita mo ba yung nakita ko? Eh, iniinsulto mo yata ako eh. Bulag nga ako, di ba? Ang dami ginto! Mga perlas, oh! Ang kikintab, tsaka iba't ibang kulay ng mga bato! Mayaman na tayo! Ano yung ibig sabihin ng kintab? Ha? Ito, wakan, oh! Oh, daming bato yan, ipasok mo yung samay mo dyan, oh! Mayaman na tayo! Mayaman na tayo! Hoy! Mga magnanakaw! Sa amin yan! Sa labas ng kuweba! Siguro mga magical creatures. Hindi. Mga pirates? Hindi rin. Mas mabangis. Mga bandido? Si ma'am naman eh. Sorry, Mrs. Reyes. Sige, pagpatuloy mo na. Oo, mga tulisan nga ang nasa labas ng kuweba. Pero,
Mga kakaibang tulisan! Sigurado ko bang ito yung kuweba natin? Oo, among! Tandang-tanda ko pa itong mga baging at saka yung pangil na yan. O yan, yan, ito nga! Bakit may tao? Baka naman ibang kuweba ito. Di ba maraming kuweba sa paligid? Oo nga. Kuweba ba natin talaga to? Nakakaya nagsisigaw tayo dito. Baka lalo nilang malaman may tinatago tayong kayamanan dyan. Ano ba? Ito nga ang kuweba natin. Maniwala naman kayo. Sige, among. Takutin mo na. Takutin mo na. Hoy! Lumabas kayo dyan! Hindi! Kung ayaw niyong lumabas dyan, edi huwag niyo! Among! Bibilang ako ng 3 po! Among, among. 10 lang yung daliri mo eh. Ha? Yung sa pa ako. Uy, di 2 po. 2 po? Bibilang ako ng 2 po! Pag hindi kayo lumabas! 1! Naku, paano tayo niyan? Huwag ka matakot. Akong bahala. Ilan ba kayo? Marami! Maraming marami? Basta! Marami! Ako, marami daw sila tayo, dalawa lang. Isang bulag, saka isang pilay pa. Basta, huwag kang matakot, ako bahala sa'yo. Gusto mo bang lumabas kami? Oo! Hindi ba kayo natatakot sa mga higanting katulad namin? Amo, mga higanti raw sila. Shhh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Baka mahalata na natatakot tayo. Eh, talaga namang natatakot tayo eh. Shhh! Huwag kang magpalata. Hindi kami natatakot sa inyo! Ayaw niyo maniwala! Hindi! Pwes, ito ang hibla ng aking buhok! Kunin mo yung tali ng ano, Cabo Negro. Tali? Kunin mo. Nakuha ko na. Ibato mo sa kanila. Bakit kayo babato? Basta na, pakinggan mo ko, ibato mo sa kanila. Among! Higanti nga sila, among! Kung ganito kakapal ang buhok nila, at ganitong kahaba, ganong kalaki sila? Among, hindi natin sila kaya. Paano yung kayamanan natin? Oo nga. Atin yun eh. Hindi kami natatakot sa inyo! Talaga hindi kayo natatakot? Gusto nyo? Kagatin namin kayo? Kagatin na mo. Basta! Hindi kami natatakot! Pwes! Kung hindi kayo natatakot, ito ang isang ngipin na pangkakagat ko sa inyo! Kuro ni Asrul. Ha? Ito? Sa kanila. Yagis ko na naman. Ito ba? Yagis mo sa kanila. Among! Isang ngipin pa lang ito. Isang muya lang tayo. Hindi niyo kami magugustuhan! Matataba kami! Mamabaho! Magkakasakit niyo sa amin! Yan ang paborito namin! Yung matataba! Yung mamabaho! Masarap iihaw yan! O kaya i-adobo! Buti na lang, no? Nagamit natin yung mga napulot natin! Galing mo! Ansa ba sila? Ano pa ba meron tayo dyan? Ha? Ano pa meron tayo dyan? Meron pa dito, tambol! Akala ka na.
Tawagan mo. Akin yan. Andiyan mo ba kayo sa labas? Oo! Nandito pa kami! Nanginginig pa. Pwes, nandiyan pa rin kayo. Ito na ako. Lalabas ako. At dadagundong palupa. Ito na ako! Among! Anong gagawin natin, Among? Isa lang ang nararapat natin gawin! Oh. Among, ano yun? Takbo! Wala na yata sila! Tumakbo na! Tumakbo na! Tumakbo natin sila! Tumakbo na! Ang galing mo! Kuhanin na natin lahat to! Baka masaktan ka! Hawak ka muna! Hawak ka muna yan! Kuhanin na natin lahat to! Ang daming kayamanan ko! Ilaman na tayo! Kayaman na tayo! Hindi yan! Hindi yan! Hindi yan! Hindi yan! Ito marami dito! Ito marami dito! Kuhanin mo lahat ito! Dali! Ito, ito, ito! Hawak ka mabuti yan! Masaya si Nabulag at Pilay. Natakot nila ang mga bandido. Mas masaya sila dahil hindi na nila kailangang lumayo pa dahil sa nakuha nilang kayamanan. Ito rin ang nagamit nila para maipagamot hindi lang ang pagkapilay ng pitong bulag, kundi pati ang mga mata nila. Doc? Oy, makakakita na ba talaga kami? Oo, may mga naipit lang na ugat sa mga mata sa marami sa inyo. Ang madaling maayos. Doc? Oh. Makakalakad na ba ako? Oo rin. Ang ibig niyo sabihin, makakatakbo na ako sa eleksyon. Aray! Oo naman. Doc. Oy. Psst. Ako kaya? Makikita ko na kaya ang tunay kong mamahalin? Siyempre naman. Ako, malalaman ko na ba ang daan pa uwi sa amin? Oo, ikaw pa. Alam niyo, sa akin lang, baka pag nakakita na tayo, hindi na tayo maging magkakaibigan. O hindi naman. Kahit ano itsura mo, ituturing pa rin kitang kaibigan. Ha? Basta wag lang tayo magtitinginan ng masama, hindi tayo mag-aaway-aaway. Tama! Basta ako, masaya ako. Dahil bukod sa makakita na ako, makakatulog pa ako mahimbing. Bakit? Hindi ka ba nakakatulog ng mahimbing? Hindi nga eh. Kasi pag-gising ko sa umaga, madilim pa din. Malaki ka lang tulog. Gusto mo yun! Maganda, di ba? So, class, ano ang moral ng story ng kwento ni Lola? Este, ni Mrs. Reyes? Sige, Efren. Hindi kakulangan ang kapansanan. Kaya huwag natin silang tutuksohin o hahamakin ang mga may kapansanan dahil kapatid rin natin sila sa Diyos. Tama! Ngayon, mga bata, kwento pong nakakatuwa. May aral na kay ganda, kaya makinig na ang kapansanan.